guys. Hello po sinong lahat. Ngayon araw na to guys ay mag-unboxing po tayo ng makina ng bangka. Pro 50 horsepower hybrid diesel engine. Yung binili po namin sa Lazada. Medyo luma na yung isa naming makina kaya kailangan naming palitan. Nakakita po kami ng magandang makina doon sa Lazada. Ang halaga po nito guys ay 16,500 yung regular price. Malayo naman kasi yung location namin guys kaya dagdagan yung bayad namin sa shipping fee, sa delivery. Nakabayad po kami 3,181 kaya umabot lahat ng 19,381 yung binayaran namin kasama na yung delivery. Nagpapasalamat po kami sa Lazada kasi available na po sa kanila yung ProFit 20 horsepower hybrid diesel engine. Dineliver na po yung item namin guys, tara sunduin natin. Sunduin na po natin yung order namin guys na makina. Hihintay na po yung seller sa tabi ng kalsada. Ito guys, natanggap na namin yung order namin na makina. Bubuksan natin to. Kakarating sa bahay. Gaano to kalaki. Na ito guys, ang kapal. Sumayos na ayos na pagkakabalot. Napakakapal yung nilagay nilang bubble wrap guys para sa safety delivery. Wow, ito na yung ProQuip diesel engine 20 horsepower. Tingnan natin kung gaano to kaganda. Wow, ang laki. Ayan. Okay, tingin nga. Ito po guys, UEC po siya. ProQuip dual cooling. Dual cooling. Anong tawag dito? Dual cooling system 20 horsepower hybrid diesel engine. May tatak talaga siya guys, original product. Guaranteed model. Yan. Ngayon, buksan na natin. Anong laman nito? Dito tayo pupisto sa bandang dulo para makikita natin kung anong laman nito. Yan. Mag-unboxing po tayo nito. Yan, ano kayang laman nito, guys? Galing ko to sa online seller. Ayun. Wala talagang damage. May kompleto po siya. May nakaharang na styrofoam. Ito na guys, yung ProQuip diesel engine 20 horsepower. Balot na balot po siya. At saka ito, may mga tambutso po ito. At saka yung hose. Ganda, kompleto guys. Kompleto yung item. Saka nakabalot po siya ng plastic. Dito guys, ayan, ito po yung mga padala niya, mga accessories. Tawag nito, mga accessories guys. Okay, tanggalin na natin kung gaano to kalaki. Mabigat po siya guys, mabigat. Oo, hindi naman siya, sakto lang siya, kasing laki lang siya din sa aming lumang makina. Hindi siya ganong kalakihan, sakto lang siya guys, para sa bangka. Ayan, medyo mabigat nga lang siya, kasi 20 horsepower ito. Yun, brand new talaga. Napapasalamat ako sa seller na binila namin ito. Hindi kami binigo. Ito po yung mga nakatatak niya guys, model. Tsaka yan, tingnan niyo lang guys kung anong mababasa niyo dyan. 41.6 kilogram pala siya, ang kabigat nito. Ayan, speed niya, engine di speed, nasa 3,600 RPM. Yan po. Yan. Ito yung harap niya guys, ito yung tambutso. Tsaka ito, yung tawag nito. Nakatali siya guys. Yan, matigas. Malakas yung kompresyon. Brand new talaga. Puka namin itong papaanda rin kung gano'n ito kalakas yung ikot niya. Ito po yung tools guys. Kompleto talaga yung pinapadala. May magagamit na tayong mga tools. Pang tanggal dito. Ayan po yung hose. Ito po yung daanan ng tubig. Kompleto po siya guys. May mga tools na din na padala para hindi tayo mahirapan sa pagtanggal. Ito, kinabit na namin yung tambutso. Ito guys, may manual po siya. May mga guide ka ditong mababasa para hindi ka magkakamali. Ayos. Now, tingnan natin ulit yung makina guys. Iba na yung style niya dito guys kaysa isa naming bangka. May tubig kasi siya. Ito, tubig. Tingnan mo dito yung in tsaka dito yung out. May hangin po siya tsaka tubig yung magpapalamig sa dito niya, yung air cooler niya ito, dito yung hangin, dito yung tubig sa loob.
pang tubig ala talaga siya, style nito guys, pang tubig ala. Maganda. Yeah, hindi kami nakakamali sa pagbili nito. Hindi kami binigo ni seller, ang ganda ng makina. Bumili kami ng Dilo Gold langis o oil dito sa bagong makina namin. Lagyan namin. Dilo Gold po siya guys, Dilo Gold. Ebejo T diesel engine C15W40. At ito din yung diesel, 1 gallon para subukan na natin. I-check natin guys kung gaano to karami ang gaya ng asite. Kasi 1 litro na yung naubos. Saka dagdag natin. O 1 litro at kalahat, mahigit sa kalahati yung nilagay naming langis. Lagay natin yung diesel. Now ito yung tubig guys. Pansamantala lang to. Subukan lang naman natin kung maandar ba. Kaya ito lang muna yung lagay ng tubig. Okay, banda rin na. Okay na. Tapos na pagpa-inject guys. Down natin to para inig makaboylo ko sa pag inig dapat diri o kila so gabay din yung kana trial pa yon guys, trial, hindi pa napandar. Okay, mahina mahina yung bunot. Okay, yeah, okay, trial, okay, go. Ayan, yan po yung tubig niya guys. Yan, malakas rin yung buka ng tubig niya guys. Ito guys, mainit po. Dito pala yung buga guys ng tubig dito. Tsaka dito yung in. Yung in dito, tsaka yung buga dito. Ito pala, nagkamali ako kanina. Akala ko dito yung in, dito yung out. Dito pala yung out, dito pala yung in. Kumandar din naman guys. Maganda siya, maganda. May tubig na. Dalawa yung air cooler nito, hangin tsaka tubig. Ito guys, tinanggal namin kasi kailangan namin itong paliitin. So tanggalin namin to, tapos ito lang yung titira namin para ito lang yung lagayan namin ng lubid kasi medyo malaki kasi ito. Ito lang guys ang ititira natin para hindi siya alanganin pagpaandar. Malaki kasi ito pag bunot sa bangka, medyo alanganin ito pag bunot mo, hindi ka agad mandar. Kaya ito lang yung titira natin sa gitna para pagpapaandar guys. Na ito guys, tapos na. Iwan kami dito ng sabitan ng lubid. Dito isasabit yung lubid para papaandar natin yung makina. So ito guys, gumamit din kami ng makapal na PVC. Ni pina-straight namin kasi curve kasi ito. Pina-straight namin, pinapainitan namin para ma-straight siya. Siyang nagsisilbing patungan para kabas to kunti. Hindi siya patay sa malabas siya kunti. Pakita ko mamaya. Ito guys, tapos na po guys. Siya yung bolt natin. Na ito guys, pinilot na namin kasya doon sa lagayan. Ito guys, ito bumili kami ng stainless na bolt. Ito para pinalit namin doon kasi maiksi lang yung pinadala ng bolt. Dinagdagan natin ng PVC, hindi na makaabot sa ilalim kaya pumili kami ng ganito kahaba na bolt. Pure stainless to guys, para hindi kalawangin. Ito siya, para lumalabas na kundi. Ito guys, tapos na. Yan. May nilagay kami dito para lumalabas ito konti. Ilagyan ng lubid, hindi mahirap pag papandar. Yan guys, medyo labas yan. Guys, bumili kami ng PVC tsaka binutulan namin tsaka
guys, tapos na guys. Ginawa namin to ng paraan, pang tubig niya, diretso na sa dagat. Yung nagpapalamig niya sa water cooler niya. Yung air cleaner niya, tinanggal din namin. Tapos pinalitan namin ng ganito. May mabibili din namang air cleaner na ganito, stainless. Pero naubusan sila ng stock, kaya ginawa na namin ng paraan. Ginamitan lang namin to ng PVC na U. Kaya hindi siya ganun sagabal pag magpapaandar na ng makina. Medyo sagabal siya dito kasi malaki siya eh. Kaya pinalitan namin ng ganito. Nilagari lang namin to ng ang dulo, tapos pinapaso, binaluktot para magkasya dito. Ayan. Para may medyo parang ilong niya, yung air cleaner niya. Hindi mapasokan ng tubig. Alat. Nandito na po tayo sa dagat guys para ikabit natin yung makina sa bangka. Kaya tingnan po natin, tara. Ito po yung bangka namin guys pag lagyan ng bagong makina. Ito po yung luma naming makina. Ayan, pinapahinga na namin tong luma naming makina kasi tatlong taon na itong ginagamit namin. Luma na po siya. Pero hindi pa naman ito nasisira guys. Pinagpapahinga lang po namin yan guys. Sana na magkasya. Uy, kasya pala yung seatings. Parehas lang. Matigas, matigas. Matigas. Layan pa guys, trial. Mag-sit up na tayo sa lagayan ng tubig guys. Simulan na pa namin paggawa. Dito tayo banda bumutas dito para makahigop po siya ng tubig. Alat. Ay, ito guys, sinisimulan na po ang paggagawa. Kumabit tayo ng elbow. Ito, lagyan natin ng pandikit. Ito guys, dalawa yung elbow nito. Magkabilaan. Ganyan po ang style niya guys. Ganyan. Dito yung banda dyan. Tsaka ito yung nakaharap dun sa pressure ng tubig alat. Ayan, para pumasok yung tubig dun. Ito yung sa labas, dito yung sa loob. Dito to, ibababa yung banda. Hindi ganong sa taas para malapit sa tubig guys. Ayan, ganyan po ang style niya guys. Ganyan. Ito, medyo nakadungo siya konti para sumayad talaga yung harap niya sa tubig, dagat. Na ito guys, ito. Nilagyan namin itong dugtong konti dito. Ayan guys, dito yung dadaan yung tubig, diretso doon. Ito, tapos na po ang basit up sa daanan ng tubig ng aming makina guys. Ganito po yung style nito guys. Ayan, doon sa dulo, yun, yung PVC. Tapos dinugtungan namin ng hose. Dito yung in, tsaka dito yung out. Dito. Diretso po to sa labas. Ayan. Ayan, ito po yung out. Dito siya lalabas. Paraan guys, ganito yung pag-style nito. Galing lang sa dagat yung nagpapalamig sa kanya. Para laging malamig yung tubig pasok dito. Tsaka dito labas, mainit na. Dalawa naman ang air cooler nito guys. Hangin dito yung hangin. Dito silabasan yung hangin. Tsaka tubig. Hangin tsaka tubig ang air cooler nito. Nagpapasalamat kami sa online selling nito. Nagpapasalamat kami sa Lazada. Dahil sa Lazada namin ito nabili. At sa seller din, maraming salamat dahil maayos ang pagkakabalot. Nasa good condition yung makina. Bagong style, ProQuip 20 horsepower hybrid diesel engine. Abangan na natin guys, kung titigas na yung pandikit na nilagay namin, taka natin namin to masubukan. Kaya abangan po natin. Bukan namin guys, papaanda kung successful ba yung ginawa namin. Matigas! Sige! Ito, may kumpleto akong bagos.